Freshless Recap. Welcome back, mga ka-freshless! Hello! Ngayon nakakasama natin ang ating pangalawang live celebrity guest at I'm sure na-miss nyo ito. Pero bago yan, ipapakilala muna natin, Icy, ang ating guest reporter na makakasama ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Miss Rose Flaminiano. Garcia. Hello. Hi, Miss Rose. Hello, Miss Rose na. Ipakita mo. Be proud of it. Abante. Una. Ano sinulat mo dyan? Sa Abante, di ba? Social. Okay. O ngayon. At ano din? www.pep.ph. Ayan sa Pep. At marami pa pong iba. At ngayon naman, Miss Rose, nako, na-miss mo siguro itong mga interview. At ako na-miss ko to dahil alam mo, nakikita ko siya lagi. Papanood ko siya, oo. At alam mo, nag-graduate pa siya. Siya ngayon ang aking nilook up to dahil habang nag-showbiz siya, nakapag-graduate siya. Diba? Tama ako? Yes. Makakasama natin siya ngayon. Walang iba kundi si Miss Claudia Coronel. Hi, Claudia. Hi. Kamusta naman? Kamusta pagbabalik showbiz mo? Bumalik lang ako kasi gusto kong dito kasi ako magpapakasal, so inaasikaso ko yung wedding ko. Dito sa Juicy? Sa ano? Sa Philippines. Wag kang ano. Oh, yun. Eh, kwentuhan mo naman kami dun sa toko sa partner, medyo mayaman daw. Totoo ba yun? May kapatid naman yun? Siguro ano, stable lang siya. Masipag magtrabaho. Chinese American. So, na-meet ko siya sa website na ginagawa ko, yung mabuhaycity.com. Kasi gumagawa kasi ako ng site. Isa yun yung OFW. Tapos isa naman yung bahaytalaan.ph. Yun yung real estate naman. Kasi hilig ko talaga yung mag-invest. So, doon mo siya na-meet. Nasa States ka nun? Nasa Philippines. Online na ba? Kaka-graduate ko lang nun ng college. Eh, paano mo siya na-meet? Kung nasa stage siya, na nandito na sa Philippines? Nag-email siya sa akin noong 2005 pa. So, kumusta naman yung jowa? Hindi naman siya hindi ka naman nagkaroon ng problema kasi di ba parang before you were known as sexy, di ba siya conservative or ano? Sa lahat naman ng relationship, pag naniligaw, parang lahat perfect, sweet, ganyan. So, kalagitnaan siyempre ng relasyon, nagkaroon kami ng problem about religion, pangalaw yung nagkaroon, meron kasi ako adopted son, ganyan. Iglesia ka nga ba? Ayun, yung religion ko. Iglesia. Wala nang problem sa pag-convert ka, sa problem yung pagta-travel niya, hindi niya naasika. So, yun ata naging problem namin. So, hindi nagka-issue sa kanya na nag-sexy-sexy ka? Sa ano naman? sinabi ko siya kanya unti-unti. Kasi nakita naman niya ako nag-acting nun sa isang show, sa isang TV station. Mm-hmm. So, pero kailangan ko sabihin kasi yung past ko sa kanya. Iyon. Mm-hmm. May hinalakit ka ba raw sa showbiz? Hindi naman, kasi kung hindi naman sa showbiz, hindi ako nakilala, di ba? Mm-hmm. Siguro medyo may, wala, kasi naging masaya ako naging masaya. Tsaka marami akong na-meet. Ano sabi mo sa mga issue na ginagamit mo lang daw yung mga bago mo lalaki, allegedly? Hindi, kasi hindi naman sila ng showbiz hindi naman sila kilala, so hindi ko kailangan gamitin. Iyon. Kung bibigyan ka naman ng chance, Miss Claudia, na pumasok uli sa showbiz, papasok ka ba uli? Walang problema sa kanya na mag-artista ako. Gaya na sinabi niya, professional yung ganyang trabaho. So, kaso lang, syempre, IT consultant siya, lagi siya nagda-travel. Dapat, supportahan ko siya kung saan siya. Parang sa inaray mundo. Parang consultant din yung naging asawa niya. So, hindi pwedeng nandito ako tapos kung saan-saan siya. Kailangan bantayan. Pero gusto mo na magkaanak? Yun ang laging siya ni-request ng ano niya, yung mom niya. Yung sister niya nasa Atlanta. So, alis ako. Is coming. Okay. Nasa China sila. Aware ba sila sa melamine? last question natin, I see. Nagkaroon ka ba ng relasyon mo, karelasyon mo na na hindi mo talaga mahal, pero ginawa mo lang out of convenience? Siguro rebounds. Kasi meron akong talagang yung na-inlove ako sa isang Filipino-American. Kaso nagkaroon kami ng problem sa religion din. So, para makalimutan ko siya, parang tinry ko na lang sa iba para makalimutan. Kaso lang, anong nagpo-post niya sana na napakasalan ako, hindi ko ma-imagine na siya yung pakasalan ko. Talaga? Siguro. Kulang yung love. Kulang yung love? Ganun pa yun. Kailan yung wedding? August 28. So, saan? Punta kayo. Saan invited ba lahat? August 28 sa dito sa Philippines. Central. Iglesia ng Cristo Central. So, iglesia na din siya. Na-convert. Wow. In fairness. Talaga mo. Kumahal ka talaga ko convert. Ano niya, pinalitan niya si Buddha. Ginawa niya iglesia ni Cristo. Oo, di ba? Di manalo na ito. Oo.
Okay, iyon. Ang alam ko ano, wala siyang religion. Oh, alam mo, ang God na ata pera. Oh, ang God ang pera. Okay, Miss Claudia, meron po ba kayong gustong sabihin or i-promote? Siyempre, yung mga love na love kong mga kababayan sa ano, mga OFW dyan sa mabuhaycity.com. Kung gusto, ang iba pa kung gusto nyong bisitahin yung site ko, tatlo yun, mabuhaycity.com, bahaytalaan.ph, saka roommates.ph. So, doon nyo lang ako makikita. Doon nyo na ako makikita sa movies. Online na lang tayo. Yeah. Online, chat na lang tayo. I-buzz nyo na lang siya. Maraming ito, salamat. Thank you so much, Claudia. And stay beautiful and love. And in love. And good luck sa kasal. Yes, yes, of course. Ito next, gusto ko siya pakasalan. Maraming salamat din, Miss Ruth. Thank you. Claudia. Ito na next sa ating makaka-juicy, di ba?